At sa ating pong mga balitang pambansa, iimbitahan na rin pong dumalo ang mga kinatawan ng Anti-Money Laundering Council sa susunod na pagdinig po ng Senado, kaugnay pa rin po ng mga pang-aabuso umano ni Pastor Apollo Quiboloy sa mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Sa isang pahayag kahapon, sinabi po ni Senate Women and Gender Equality Committee Chairperson Risa Ontiveros na gusto nilang malaman kung paano kumuha ng pera si Quiboloy mula sa mga miyembro ng KOJC. Sa huli hong pagdinig ay isang OFW ang nagsabing pinilit siya at ilang pang miyembro na ibigay ang 70% ng kanilang sweldo sa grupo. Base dito, posible daw humanong sangkot sa money laundering si Quiboloy dahil gumamit umano siya ng mga account para magpadala ng pera kay Quiboloy sa Davao. Matatandaang na cite in contempt si Quiboloy dahil sa patuloy na hindi pagdalo sa mga pagdinig po ng Senado. Ayon po naman kay Senator Ontiveros, kakausapin niya si Senate President Miguel Subiri para sa pagpapaaresto kay Quiboloy at piliting dumalunga sa mga pagdinig. Samantala mga kapatid, sa gitna naman ng mga akusasyon laban kay Pastor Quiboloy, kumakalat ngayon sa social media ang isang post kaugnay ng 17 kondisyon na di umano ni Quiboloy para nga makadalo dito sa Senate hearing. Kabilang sa mga gusto daw ng pastor ay ang ilantad kung sino-sino ang mga testigo laban sa kanya. Kailangang hayaang sumagot si Quiboloy sa mga pagtatanong at hindi lang oo o hindi ang pupwedeng isagot. Dapat din daw payagan si Quiboloy na tanungin ang mga testigo at maging si Senator Risa Ontiveros. Dapat ilantad din daw kung magkano ang binayad ni Ontiveros sa mga testigo para dumalo sa pagdinig. Kailangan payagan ng kanyang security, mga pulis at sundalo na dumalo sa hearing para tiyakin ang kaligtasan ng pastor. Kailangan din daw saluhin ang opisina ni Ontiveros ang gastos para sa private jet ng pastor. Sariling parking nito sa NAIA, pagkain na naaayon sa kailangan para sa kalusugan ni Quiboloy at 5-star hotel para sa kanyang grupo. Ilang vlogger nang nag-post ng mga nasabing kondisyon pero wala ito sa mismong page ng SMNI na siyang broadcast arm ng Kingdom of Jesus Christ. Itinanggi naman ng kampo ni Quiboloy na may mga ganitong demanda ang pastor. Ayon naman kay Senator Risa Ontiveros, hindi babaliin ng Senado ang batas at patakaran nito para kay Pastor Quiboloy. Nanindigan po naman ang kampo ni Pastor Apollo Quiboloy na mayroong banta sa buhay ang pastor kaya't hindi ito sumisipot sa mga pagdinig ng Senado at ng Kamara. Sa panayam po ng programang ito sa legal counsel ni pastor na si Attorney Elvis Balayan, tila nahusgahan na rin po sa mga pagdinig ang kanyang kliyente. Wala din daw silang pagkakataon na depensahan ang kanilang sarili o tanungin man lamang ang mga testigo na ipinresenta sa mga pagdinig. Hindi nga nila alam kung sino ang mga taong ito at kung mga miyembro nga talaga ito ng Kingdom of Jesus Christ. Very clear po na maraming beses na namin sinasabi, napakadelikado pong umapir si Pastor Quiboloy sa Senate hearing because based po mismo no, dun sa Senate resolution na iniakda po ni Senator Risa Ontiveros, klaro po doon na sinasabing siya ay guilty na dun sa mga akusasyon na ginagawa sa kanya. Sa amin pong palagay, yung resolution itself po is already incriminatory. Samantala, hiniling ni dating Senator Leila De Lima sa korte na ibasura ang natitira niyang illegal drug case. Kaugnay ito sa umano'y pagkakasangkot niya sa bentahan ng droga sa Bilibid. Sa pagdinig kanina sa Regional Trial Court Branch 206 sa Muntinlupa, binigyan ang kampo ni De Lima ng 10 araw para maghain ng demurrer to evidence o ang mosyon para ibasura ang kaso. Sa May 27, dedesisyon na ng korte kung madidismiss ang iba pang natitirang kaso ni De Lima. Samantala po, may panibago po namang pangyayari ng harassment ang China sa loob ng ating teritoryo. Halos buong araw po hinarangan at hinabol ng mga barko ng China ang isang barko ng Philippine Coast Guard sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloca. Papunta po sana sa lugar ang BRP Malabrigo nang sumulpot ulit ang mga barko ng China. Ayon kay U.S. Maritime Security Expert Ray Powell, March 7 nang habulin ng mangyari po ang insidenteng ito. Ayon po sa lokasyon ng mga barko na lumabas po sa Automatic Information System o AIS, 2 beses tinangkang makalapit ng BRP Malabrigo sa Scarborough Shoal. At dahil nga po sa paulit-ulit na paghahabol ng China ay hindi na natuloy ang ating barko sa Scarborough.
ayon pa kay Powell, taktika ng China na kuyugin ang mga barko ng Pilipinas. Ito na po'y senyales na wala silang balak bitawan ang mga inuukupan nilang teritoryo sa West Philippine Sea. Tumanggi muna magbigay po ng pahayag ang Philippine Coast Guard sa naturang report. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.